Hello sa lahat, ngayong araw na ito may ikukwento ako sa inyo. Isang batang lalaki ang aksidenteng nakakuha ng itlog. Isang maliit na pagong ang pinanganak. Nung ang pagong ang lumaki na, natanto ng bata na. Ang pagong ay isang mandirigma. Ang pagong ay hindi lamang makalipad nga mabilis kundi ito rin ay umaapoy. Ito ang istorya ng mandirigmang pagong. Noong 1973, may gera sa Japan. Si Gamera ang pagong na may kapangyarihan galing sa dagat. Siya ay nakipag-away sa isang halimaw pero natalo. Ginamit ni Gamera ang lahat ng kanayang kapangyarihan. Nakipag-away siya ng gahalimaw. Kosuke kasama ang kanyang anak na si Toru bumisita sa puntod ng kanyang asawa. May nakita si Toru na kumikinang. Nung siya ay natutulog sa bahay nila, napanaginipan niya ang nanay niya. Nang siya ay nasa paralan, nakita niyang muli ang kumikinang na bagay. Nagdesisyon siya na pumunta sa isla para madiskubre ang sekreto. Nang dumating siya sa isla, natuklasan niya ang kumikinang na bato. Sa ibabaw ng bato ay isang itlog. Kinuha ni Toru ang itlog. Nazi lang ang isang pagong. Nasurprese si Toru. Nagkita ang pagong at si Toru at naisip niya na boss niya si Toru. Dinala ni Toru ang pagong sa bahay pero hindi niya alam sino ito. Inalagaan niya ng husto ang pagong. Pinangalanan niya ang pagong na Toto. Simula noon, daladala ni Toru ang pagong kahit saan siya. Inilaga ng maayos ni Toru ang pagong. Mabilis na lumaki ang pagong. Hindi alam ni Toru ang rason. Hindi na kailangan ng pagong kumain kahit ano. Pero bumigat ito. Isang araw, pumunta ang kanyang ama sa silid ni Toru. May nakita ang pagong na isang estranghero. Nakita ng kapitbahay na lumipad ang pagong. Sinabihan ni Toru ang babae na si Toto ay isang kahanga-hangang pagong. Gusto ni Toru na protektahan ang pagong. Pero kailangan niya itong dalhin pabalik sa dagat. Ayaw ng pagong na magpaalam kay Toru. Alam ni Toru na naghihintay ang pagong sa kanya. Hindi iniwan ni Toru ang pagong mag-isa. Pagkatapos, pumasok si Toru sa paaralan. Naiwan si Toto sa bahay. Naging mausisa si Toto sa mundo. Inikat ni Toto ang bahay. Lumipad si Toto sa kusina upang maghanap ng makakain. Nakita niya ang isang kutsilyo. Bumuga siya ng apoy para protektahan ang sarili. Parang napaka makapangyarihan ni Toto. Taas noo si Toru. Meron siyang pagong na lumilipad. Ang babae na kapitbahay nila ang naging mausisa rin sa pagong. Minsan, nakita niya sa news si Gamera. Naisip niya na si Gamera at si Toto magkapareho sa maraming bagay. Hindi masyadong nag-isip si Toru. Isang araw, nangyari ang problema. Napakabilis na lumaki si Toto. Bumigat ng masyado si Toto sa ilang araw lang. Hindi na matago ni Toru si Toto sa bahay. Dinala ni Toru at kanyang mga kaibigan si Toto sa dagat malapit sa kanila. Inilaga nila araw-araw si Toto. Binigyan ni Toto ng hiyas si Nishiya. Isang araw, nag-sunbathe lang sina Toto at Toru. Nalaman ng pagong na may hindi magandang mangyayari. Alam ng pagong na may masamang dumating. Nawala ang pagong. Tumutunog ang alarm. Akala ng mga tao MG Lindol. Pero nakita nila ang halimaw. Napakapangit ng halimaw. Binasag ng halimaw lahat ng kanyang makikita. Gusto niyang kumain ng tao. Nang si Toru ay nasa panganib, bumalik kaagad si Toto. Nagulat ang halimo. Hindi matatalo ni Toto ang halimaw. Masyadong mahina at maliit si Toto sa halimaw. Salamat sa makapal na balat, hindi siya masyadong nasaktan. Nagtago si Toto sa ilalim ng tulay. Hindi siya nakita ng halimaw. Nang papalabas na ang pagong para makipaglaban sa halimaw, may naisip si Toto. Ginamit ng halimaw ang kanyang dila para umatake kay Toto. Nasira ang tulay pero maikli ang dila ng halimaw, hindi niya maabot si Toto. Tumalsik ang halimaw sa malayo. Toto quickly held the tongue of the monster. Pagkatapos bumuga ng apoy. Pagkatapos ng away nila, hinuli ng mga tao ang pagong. Tinali ng mga tao ang pagong, pagod na si Toto. Nalungkot si Toru, tumakbo siya kasunod kay Toto. Dinala ng tao sa laboratorio si Toto. Hindi alam ng mga scientist kung saan galing si Toto. Tinawagan ni Nishiya si Toru. Sinabihan siya na ang hiyas ay kumilos. Sinabihan siya nito na dalhin ang itlog kay Toto. Nakatali rin Toto sa laboratorio. Sinundan ito ng halimaw sa laboratorio. Kinailangan ni Toto makipaglaban muli sa halimaw.
nakita ng mga tao na si Toto ay si Gamera. Pinigilan ng halimaw na madala kay Toto ang hiyas. Hindi maabot ng pagong ang hiyas. Malapit nang matalo ang pagong. Tinalo ng halimaw si Toto. Sinubukan ni Nishiya dalhin ang hiyas kay Toto. Alam niya na makatutulong ang hiyas kay Toto. Tumumakbo ang babae. Napagod siya kay titakbo. Binigay niya sa iba ang hiyas. Sa wakas, nakuha na ni Toto ang hiyas. Dumating ang ama ni Toru at tinulungan si Toto. Sa mga sandaling ito, nasa itaas ng gusali si Toto. Malapit na sanang maibigay ang iyas kay Toto. Inaatake ng halimaw si Toto. Nasaktan ang pagong. Sa wakas, nakuha na ni Toto ang hiyas. Nagpaalama ang pagong kay Toru. Sinabihan ni Toru na hihintayin niya ang pagong sa kanyang pagbabalik. Umatake uli ang halimaw kay Toto. Nahulog si Toto sa gusali. Pero nag-iba na ang lahat. Lumipad si Toto. Tinulungan siya ng itlog para makakuha ng kanyang. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan niya para matalo ang halimaw. Umikot ito ng malakas. Tinamaan ang halimaw. Ayaw magpatalo ng halimaw. Pinalabas na ng halimaw ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ginamit ni Toto ang kapangyarihan ng hiyas. Ang katawan ng pagong ay naging pula. Tinipon ni Toto ang kanyang lakas. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan para umatake sa halimaw. Sumabog ang halimaw, natapos ang away. Tumakbo ang mga bata papunta sa pagong. Lumipad ang pagong at nawol. Kung tatawagin ni Toru ang pagong, ito ay nagpapakita. Ang pagong na si Gamera. Kahit na mahina ang kanyang aksyon, malakas ang kanyang kapangyarihan. Kaya niyang umatake nga halimaw. Pinakamabilis na pamamaraan. Nag-promise si Toto kay Toru na protektahan siya. Nakatanggap ng pagmamahal ga-ing sa mga bata ang pagong. Isang pelikile kada araw. Inaanyayahan ang lahat panoorin ang pelikula. Gamera the Brave.